ang lumang barko ng sandatahang pandagat ng bansa na BRP Sierra Madre na mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat hindi na ito tumatakbo, puno na ng mga butas at kinakain na rin ng kalawang, bakit tila takot dito ang bansang China na isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo pagdating sa pwersang militar? Sa katunayan nga niyan ay kadalasang inaatake ang mga barko sa kapaligiran ngunit hindi nila kayang galawin ang Sierra Madre. Ano nga ba ang napapaloob sa lumang barkong ito? At bakit ang pagsabihan lang ang Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre ang kaya nilang gawin? Totoo bang may kakayahan ang Sierra Madre na magdulot ng malawakang digmaan? Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at kung ano nga ba ang napapaloob dito na kahit mismo ang bansang China ay takot na galawin ito. Nagsimula ang kwentong ito noon pang 1944 bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga estratehiya ng sandatahang Amerika upang talunin ng mga Japanese ay ang paggawa ng sobra sa 1,000 mga landing ships na ilalayag sa karagatan ng Pacific. Ang sabi naman ng US Naval History ay na isa sa maraming landing ships ng mga Amerikano ay ang USS LST 821 na ginawa upang ilulan ng mga tangke ang laban sa digmaan. Matapos ang giyera at ang pagsuko ng mga mananakop, naging barko pang lulan na lamang ito ng mga kagamitan. Kahit ginamit lamang ito ng halos 1 taon sa giyera, ginawaran pa rin ito ng 1 battle star dahil sa maliit ngunit napaka-importanting kontribusyon ito sa hukbong sandatahan. Matapos ang digmaan ay tumahimik ang buong mundo at nanahimik na rin sa paglalayag ang higanting LST 821. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nagtagal dahil noong taong 1955 lumiyab ang giyera sa Vietnam. Sa bago nitong pangalan na USS Harnett County, muling ginising ang natutulog na landing ship upang sumali muli sa isa na namang labanan. Ngunit bago itong isinabak ay dinagdagan ito ng mga bagong battle upgrades. Hindi lamang ito naging isang landing ship, ngunit mas marami ang naging kakayahan ng barko. Dinagdagan lang naman ito ng mga 40mm machine guns at helipad para sa mga attack helicopters tulad ng Bell UH-1 Iroquois. Ilang taon itong nagsilbi sa Navy ng Amerika upang hadlangan ang mga komunista ng Vietnam. Sa huli, dahil sa kakayahan ng USS Harnett County, maraming buhay ang nasagip nito at ilan sa mga tauhan ang pinarangalan ng 9 battle stars, 3 Navy Unit Commendations at 2 Presidential Unit Citations. Nung umalis ang Estados Unidos sa labanan, ibinigay ang barko sa South Vietnam at bininyagang muli sa pangalang RVNS Maido. Kung kahanga-hanga ang barko noon ay mas kinagiliwan ito noong taong 1975 nang ginamit upang sagipin ang mga 3,000 refugees mula sa mga kamay ng komunista sa Vietnam. Sa mga sumunod na taon, isang ugnayan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ang naganap at ang veteranong barko ay napunta sa sandatahang pandagat ng ating bansa. Tinuring ang paglipat nito bilang isang karangalan at pinangalanan itong Barko ng Republika ng Pilipinas. Bakit nga ba ito kinakatakutan ng mga komunista? Ilang taon nang nakalipas nung napasa kamay ng Pilipinas ang veteranong barko ng Estados Unidos. Mga taong 1990s, nung tinawag itong BRP Sierra Madre o sa Tagalog ay Ina ng Mga Bundok. Ang Sierra Madre ay pangalang kilala ng mga Pilipino ng Cagayan at Quezon. Nasasakupan ito ang pinakamalaking protektadong kagubatan sa probinsya ng Isabela. Marahil ito ang dahilan kung bakit napagpasyahang pangalanan ang barko na Sierra Madre. Sa dahilang ito ay hindi lamang barko pandigma, subalit simbolo rin ng pagprotekta ng Pilipinas sa nasasakupan nito. Subalit marami pa rin ang nagtatanong kung papaano ito napunta sa pangalawang Thomas Shoal, kalapit sa mga isla ng Spratly. Nangyari ito bago matapos ang taong 1990 nung nagsimulang gumawa ng mga istruktura ang bansang China sa West Philippine Sea. Ngunit napag-alaman lamang ng gobyerno nung ang mga maliliit na gusali ay naitayo na ng mga Chinese. Ayon sa ulat ng Embahada ng China, ang mga naitayo ay pawang mga pansamantalang tirahan lamang ng mga mangingisda. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng pamahalaan.
Kaya naman, napagpasyahan na upang igiit ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga isla doon ay ipinadala ang barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bagamat luma na ang kasaysayan ng barko, ay hindi pa rin ito matitinag. Doon, ito ay nagsilbing estasyon ng mga miyembro ng hukbong sandatahan upang manmanan ang kapaligiran at ipaalam sa lahat na hindi uurong ang Pilipinas sa pambubulas ng mga ibang bansa. Paglipas ng ilang dekada, kahit nasira-sira pa, tadtad ng mga butas, inuulan sa loob at kinakain ng kalawang, bakit tila takot dito ang mga komunista? Pwes, halata namang hindi sa mismong barko natatakot ang mga Chinese. Sila ay natatakot dahil sa kasunduang bumabalot sa veteranong barko na Sierra Madre. At ito ay ang Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty ay ang kasunduang kinikilala ng dalawang panig na ang pag-atake sa militar ng Pilipinas ay isang pag-atake sa Estados Unidos. Siguradong magugulat ka kapag nalaman mong na bagamat nagpapakitang gila sa mga Chinese, ay hindi pa rin ito ninanais na makipagdigma sa alyansa ng Amerika, Britanya, mga taga-Europa at ng mga Hapon. Dahil kung aatakihin ang Sierra Madre na tinuturing pa rin barkong panlaban ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, walang duda na magsisimula ang isang digmaan. Ano naman ang mangyayari sa BRP Sierra Madre? Ang paglagay ng lumang barko sa Ayungin Shoal ay isang strategiya na napapakinabangan pa rin hanggang sa ngayon. Dahil sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito kayang galawin ng mga Chinese. Ngunit noong nakaraang mga taon, ayon sa ulat ng The Guardian, ginamitan daw ng water cannon ang barko ng Pilipinas na nagdala ng kagamitan sa mga nakaestasyon sa Sierra Madre. Napakasakit nito sa kalooban ng mga Pilipino. Kaya naman, marami ang nagprotesta laban sa bansang China. Ayon din sa ABC News na pinaalis ng Pilipinas ang mga Chinese dahil sa paggamit nito ng water cannon sa dalawang bangkang papunta sa Ayungin Shoal. Kaya ang ulat ng NPR na bagkus, nakarating pa rin ang mga supply boat sa Sierra Madre. Ang nagawa lamang ng China noong panahong iyon ay sabihan ang Pilipinas na tanggalin ang lumang barko sa South China Sea. Ngunit ang pahayag sa military.com na hindi pumayag ang Pilipinas na tanggalin ang Sierra Madre. Ayon naman sa China Morning Post, nakasaad dito na ipagtatanggol ng Estados Unidos ang Pilipinas kung sakaling atakihin ito. At dahil dito, nababahala raw ang China kung muling aayusin ang kasunduan dahil maaaring lumakas ang puwersa ng mga taga-kanluran sa West Philippine Sea. Anong aral naman ang mapupulot natin dito? Bagamat medyo nababahala ang gobyerno ng ating bansa na baka raw tayo ay giyerahin ng China, talaga namang hindi natin malalamangan ang China pagdating sa puwersang militar. Ngunit ang naganap sa Sierra Madre ay patunay na hindi kaya ng bansang China na makipagdigma laban sa bansang maraming alyansa. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.